Hey guys, what's up? So, sa pinang pag-asa ay officially start na po o simula na ng ating rainy season. And meron lang po tayo mga konting paalala sa ating sasakyan ngayong tag-ulan. So, huwag natin patagalin at medyo madami at umpisahan natin dito sa pinaka-importante siguro, no? So, yung visibility. Kasi alam natin kapag umuulan ay medyo limitado yung ating nakikita sa kalye. Yan, lalo na pag malakas. So, importante malinis ang ating windshield. So, yan yung una. Malinis po yan. Kung gusto nyo, lagyan nyo ng treatment. Kung merong product na tingin nyo yung gagana para sa inyo, ay okay po yun. Pero ang pinaka-basic lang ay linisin po natin. Kasi kapag may mga maliliit na spots yan dyan, yung mga hard water stains, tsaka yung mga alkabok, doon nagbibid or nabubuo yung mga mamuo yung tubig. So, hindi siya masyadong nag-slide. So, importante rin na malinis ang ating side mirrors. Yan. So, nilinisin din po natin yan. And yung bintana. Okay guys, so bukod sa nakakakita tayo, ay dapat madali din tayo makita. So, importante na kumagana yung mga ilaw natin. Kung may fog lights kayo, mas maganda. Kumagana yung ating indicators. At kasama na rin po rito yung ating tail lights. So, mas madali tayo makikita nung ating mga sumusunod sa likod natin. Okay, so isa sa mga nakakaligtaan natin ay yung ating sa windshield washer, ito yung nozzle. So, minsan barado yan eh. Lalo na kung matagal na hindi nagagamit. Tapos kung ang ginagamit nating tubig ay medyo madumi. So, check po natin to kung gumagana. Tapos check yung angle. Kung kailangan palitan, pwede naman po. Mura lang ito. Okay, so check nyo rin yung condition ng wipers nyo. So, walang cracks. And hindi pa dapat malutong. Ayan. Tapos kung medyo pangit yung hagod, subukan yung linisin muna. Yung iba, ginagamit ay pupunasan ng WD-40. So, sa akin tingin ko, linisin nyo na lang muna ng kahit sabon lang. Basta kailangan malinis lang siya. At kung luma na, then pwede nang palitan. So, ito nga pala guys, may windshield. Itong parang kanal na to. Yan, ay minsan pinapasokin ng mga dahon, dumi, at nagbabara dun sa pinaka butas niya, sa drainage niya, at sa ibang sasakyan, hindi sa lahat, ay nagkakos ito para pasukin ng tubig yung ating cabin. So, may nakikita akong sa mga forums na ibang modelo ng sasakyan, ito yung nagiging dahilan. So, pwede nyong kalasin to. Ayan. Meron naman siyang fastener dito or yung screw, tapos natatanggal yung plastic at pwede nyong linisin yung pinaka kanal. Ito na po marahil yung isa sa pinaka-importanting dapat ma-check natin. Ito po yung yan, yung tinatawag nating CV o constant velocity joint. So, yan po ay may balot na goma. So, importante po na maayos pa yung goma na yon. Dahil kung hindi po, ipapasokin po ng tubig yan at pwede masira yung mga bearings dyan. Kapag yan po ay kumalas, titirik po ang inyong sasakyan, hindi nyo po siya may magagamit. Kasi hindi nyo siya may, hindi mapapaikot tong gulong na to, hindi nyo ma-steer. Isa pang importante guys, ay ating gulong. So, importante na maayos pa ito, maganda yung tread kasi kapag pudpud na yan, delikado. So, pwede tayong dumulas. Pwede dumulas sa sasakyan or mag hydroplaning. Ganyan. So, ingat pa din. Dahan-dahan lang sa pagpapatakbo kapag basa ang kalsada. Ngayon naman po, kung sakaling makita nyo na baha yung maaari nyong daanan, ay maging mapanuri. Huwag po basta-bastang susugod. At tingnan muna yung mga ibang dumadang sasakyan, lalo na yung mga kaya naman malalaki. So, kayo na po yung humusga kung gano'ng kataas yung tubig. Pero ang isang pinakamagandang batayan ay hanggang dito lang sa may center cap yung tubig dapat. Kasi halos pantay yan dito. Ito kasi hindi naman yan waterproof. Kapag medyo mataas-taas ang tubig at tumama dito, so pwedeng pasukin talaga yan ng tubig itong sasakyan ninyo. At ang pinakamalala ay kapag sobrang taas, ay lulutang po yung inyong sasakyan, hindi nyo na makokontrol. Tapos kapag pinasok ang tubig, ay lulubog. So,
hindi magandang karanasan yung ganun. So may mga ganong kaso na po. Ngayon, paano kung baha? Kung baha naman po, ay mas maganda maghanap ng ibang ruta o kaya huwag na lang pong tumuloy muna. Ngayon, kung sakaling kailangan yung dumaan sa may tubig at wala kayong choice kundi dumaan, ay maaaring pasukin ng tubig tong drum brakes. Ngayon, kung pagkatapos, pagkalampas nyo po doon, mapapansin nyo, parang humihina yung preno. Minsan ganoon kasi basa yung loob ng drum brakes. Ang gagawin nyo lang po ay bombahin nyo yung preno, dalas-dalasan nyo yung preno para uminit hanggang sa kumapit ulit yung preno nyo. So, ingat lang po kasi baka magulat kayo. Bigla na lang parang humina o nag-alangan kayo sa preno. Kapag naman po ay nagmamaneho sa tubig o baha, ay marahan lang po ang ating pagkapatakbo at iwasan yung matalsikan ang mag-splash sa loob ng engine bay kasi maaaring mabasa yung mga electronics at yung ating alternator. Ito na mga alternator ay madalas mataas ang pwesto niyan. So hindi yan basta-basta aabutin ng baha. Kapag yan inabot, mataas na po yung tubig nun at malaki na po yung problema natin yan kasi maaaring lumutang na yung sasakyan nyo. Kung meron kayong mga exposed na wires, so magandang ayusin na rin yun kasi kapag nabasa ay maaaring makaapekto sa makina nyo. Ngayon, hindi natin alam, baka tumirik o makaapekto sa mga sensors. So magandang paayos na rin yun. So maaaring iba ang iniisip ay hindi pinapasok ng tubig itong pintuan natin. No? Ang totoo ay pupasok ang tubig. So, diretso sa loob ng pinto at meron itong butas o pinaka-drain hole niya. So, ayan, dito. So, i-check din natin kung barado ito. So, meron akong video na kung saan napakita ko na nag-ipon yung tubig sa loob ng pinto. Yun pala, madumi lang dito, barado itong butas na ito. So, check po natin yan kasi kung sa panahon ng tag-ulan ngayon at medyo malakas yung ulan, mapupuno ito ng tubig. Okay, so, isa pa, i-check natin yung weather strips natin, no? Kung ito ay hindi pa malutong at umaayos pa ang kondisyon. So, kaso nito, ito maayos pa. So, okay pa to. At ang pinakamagandang test, syempre, ay kapag umuulan o mas maganda, gamit kayo ng garden hose, basahin nyo yung kotse, then obserbahan natin kung may tutulo sa gilid or sa may gilid ng pintuan. Dapat wala. So yun guys, sana nagustuhan niyo yung mga konting paalala ngayong tag-ulan. So ingat po lagi tayo sa kalsada, maging mapanuri at syempre yung judgment po natin, yung pagkilatis natin sa sitwasyon ay importante po 'yan. So huwag tayong madali, marahan lang po sa pagpapatakbo kapag umuulan. So, isa pa, bonus tip. Kapag po malakas ang ulan, huwag nyo pong gagamitin itong hazard button natin o yung hazard lights kasi hindi po iyon ang purpose nito. Importante po na maparating natin sa ibang mga driver o motorista yung intention natin. So, kung tayo ay liliko ng pakanan o lilipat ng linya, dapat malinaw po yun at yun po ay dito sa ating turn signals. So, wag po ito. Buksan nyo na lang po yung fog lights, headlight, at saka syempre yung tail lights dapat bukas din. So, kita na po kayo dapat dyan. Ngayon, kung masyadong malakas ang ulan at hindi kayo masyadong makakita, hanap po kayo ng isang lugar na pwedeng pagtabihan. Yun. So, madalas, ang recommended ay park muna kayo sa isang gasolinahan or somewhere. Kung nasa expressway kayo sa gasolinahan, iwasan nyo po dun sa shoulder kasi delikado rin po yun eh. Kasi baka hindi kayo mapansin agad, mabangga kayo. So yun po. Salamat po sa pakikinig and mahigit 2,000 subscribers na po. Parang 2,200. So ako po ay nagpapasalamat sa suporta.
At kahit pa paano, meron po tayong mga matangkilik sa ating channel. Yun po. Until the next video po, see you and salamat po sa panonood.